Kabayan, kamusta? Welcome sa ating channel. At kung ngayon mula ako napanood, please click mo na po yung subscribe button and bell notification button para updated ka sa mga next videos na i-upload ko. Thank you so much! So in this video ay gusto kong i-share sa inyo yung aking mga experience sa paggamit ng GCash application at saka PayMaya application. So bale, ang mga sasabihin ko dito ay based lang sa aking opinion dahil ang mga i-share ko lang dito ay based sa aking experience sa paggamit ng dalawang application na ito. So bale, ang GCash at saka PayMaya ay pareho silang all-in-one e-wallet application na kung saan ay parehas din silang regulated ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So bale, si GCash at saka si PayMaya ay parehas din po silang available abroad. So sa ating mga kapwa OFW, si GCash at saka si PayMaya ay pwede nating gamitin na maging e-wallet application natin na kung saan ay kailangan lang natin magkaroon ng roaming number or meron tayong Philippine number para tayo ay makapag-register or makapag-open ng account dito. So meron na po ako mga videos about GCash and PayMaya. So ang unahin nating ipag-compare sa GCash at saka sa PayMaya is yung sa pag-login. So based sa aking experience, so sa GCash is via password din siya at saka sa PayMaya via password, pero dito sa GCash ay 4 digits lang yung or yung mobile pin lang yung ginagamit ko sa pag-login, while dito sa PayMaya is alphanumeric yung password na pwedeng gawin or gamitin dito sa PayMaya. Kaya ang mas preferred ko sa way na yon na pag-login is si PayMaya. Dahil para sa akin yung alphanumeric ay mas mahirap siyang mahulaan, no? Kasi unlike doon sa GCash na apat na mobile pin number ay medyo mas may chance pa na mahulaan. One time na makita ka ng ibang tao na maglalagin, so madali siyang ma-remember. And pagdating naman sa dashboard ay si PayMaya ay napakasimple at malinis, while si GCash dashboard naman is malinis din siya pero meron siyang maraming ads, no? At saka dito sa GCash application ay meron siyang yung dashboard niya is pwedeng i-customize, pwede mong i-edit. So pwede yung aking GCash dashboard ay pwedeng iba doon sa dashboard ng ibang merong GCash account. So pagdating naman po sa pag-cash in ay dito sa GCash ay pwede rin makapag-cash in ng free kapag ka meron kang nilink na bank accounts like BPI, Union Bank. While dito naman sa PayMaya, meron din silang free cash in. Pero nakapag-try nga ako nung via Union Bank at 2 days pa siya bago nag-reflect sa aking PayMaya account kasi via PesoNet pala yun. So while dito sa GCash, Union Bank to GCash is instant. So real-time siyang pumapasok sa GCash account. Pero dito naman sa PayMaya, pwede ka namang mag-cash in ng instant. Yun nga lang ay merong charge na 10 pesos sa Union Bank. So pagdating naman sa send money, parehas ko silang na-try na real-time naman. So nag-try ako ng PayMaya to PayMaya is okay naman at real-time. So ganun din si GCash real-time unless merong system error ay merong delay sa kanilang pag-transfer. And pagdating naman po sa pag-cash out, si GCash ay marami ding options sa pag-cash out. Same din sa PayMaya, pwede ka pang makapag-send sa other banks. Same din sa GCash. So pareho na rin si GCash at saka si PayMaya ay merong business side. Yung sa GCash is GCash pera outlet. Dito naman sa PayMaya is yung PayMaya negosyo, yung tawag nila doon. So hindi ko pa na-try yung sa PayMaya. And dito naman sa pagdating sa pag-pay ng bills, so na-try ko na si PayMaya sa pag-pay ko ng internet cable at meron akong nakuhang cashback. While dito sa GCash ay matagal na akong nag-pay ng bills pero wala akong nakukuhang cashback. So ayun yung kagandahan sa PayMaya, meron marami silang mga promo pag nag-buy ka ng load, ganyan, meron mga cashback. So while dito sa GCash is wala siya masyadong cashback. So or hindi lang talaga ako familiar sa mga cashback or sa mga promo pagdating sa GCash kasi hindi ko naman talaga siya palaging ginagamit. So ang purpose ko lang talaga dito sa GCash is meron akong wallet na pwede kong gamitin kapag kailangan, like magpipay ng bills, magtransfer, magbabayad, ganyan, or minsan gamit sa pag-online shopping, ganyan.
So, parehas din silang merong card and virtual card. So, si GCash meron siyang MasterCard and dito naman si PayMaya meron siyang Visa card din na Maya card. And, ayun, meron akong GCash MasterCard na nagamit na at nadala ko dito abroad. At okay naman based sa aking experience. And, dito naman sa pagdating sa pag-pay ng bills sa Pag-ibig, so mas prefer kong gamitin si GCash kasi may option dito si GCash na pwede kang mag-fill up ng email address na kung saan ay kapag nakapag-transfer ka na or nakapagbayad ka ng bills dito sa GCash ay pwede nilang isend sa iyong email address yung resibo ng pinagbayaran mo. So just in case na mabura or madelete mo yung iyong screenshot ng resibo ay meron ka pa ring soft copy ng iyong resibo ng pinagbayarang ng bills na yon dahil nga ini-email yon sa iyong email address. At dito sa PayMaya, so nakapag-try ako mag-pay ng bills pero wala ako na-receive na email kasi nga wala rin siyang option na pwedeng i-type doon yung email address na kung saan isend yung resibo. So, ayun. So, mas gusto kong gamitin sa paybills ng Pag-ibig ay itong si GCash. Pero nasa sa inyo po yun kasi sa PayMaya meron silang mga cashback kapag nagpipay ng bill. So, kung mas prefer nyo na meron cashback, so go kayo kay PayMaya. So, isa pa palang pwede nating i-compare. So, dito sa GCash account at saka sa PayMaya sa pag-verify ng account. So, pinakamabilis kong nakapag-verify ay dito kay PayMaya. So, minutes lang ay verified na agad yung account ko while dito sa GCash ay umabot ng 1 day. So, ngayon daw ay medyo matagal na bago mag-approve or ma-verify yung account. So, sa sobrang dami kasi nang gumagamit at nagre-register ng GCash account nila. So, maraming pending at meron akong ibang mga nag-comment sa ating mga previous videos na hanggang ngayon ay hindi pa rin verified yung kanilang account. At pagdating naman po doon sa mga issues na ganyan, so based sa aking research ha, mas nakita ko na maraming pending na issues or concern. Yun ay nababasa ko sa mga comments nila sa mga post doon sa GCash Facebook page. So, hindi ko pa masyadong nakita yung PayMaya about dun sa mga concerns kasi kapag pumupunta talaga ako sa page ng GCash ay puro mga ano siya, ticket number. So, marami nagpa-follow up ng mga issues and concern nila dito sa GCash. So, nakalimutan ko lang banggitin na pareho na rin si GCash at saka PayMaya. Any network ay pwede kang makapag-register dito. Pagdating naman sa savings, so si GCash at saka si Maya account ay pareho silang merong savings account. So dito sa GCash is GSave yung tinatawag and sa Maya naman is Maya Savings which is powered by Maya Bank at si GCash naman is by a SIM Bank. So sa ngayon ay mas gusto ko si Maya Savings kasi meron siyang introductory interest rate na 6% hanggang August 31, 2022. So, meron pa tayong chance para makapag-save dito sa Maya Savings at maka-earn ng 6% interest rate. And ang nagustuhan ko dito sa Maya ay meron siyang apat na option sa pag-cash out or pag-withdraw dito sa Maya Savings. While dito sa GSave naman is kapag gamit mo yung GCash account mo is kapag nag-withdraw ka sa iyong GSave ay mapupunta directly lang sa iyong GCash balance. So, walang ibang other option sa pag-withdraw. And pagdating naman sa investment, so alam naman natin na si GCash ay merong GInvest at si Maya meron din siyang Maya Invest. Pero sa Maya Invest ay available pa lang ang cryptocurrency while dito sa GInvest ay meron siyang mga mutual funds na partner si Atram at saka si BPI. So, wala pa siyang ngayon na cryptocurrency pero narinig ko na magkakaroon din ng cryptocurrency dito sa GCash. Kung si Maya account ba ay magkakaroon din siya ng mga partners ng mutual funds company. So, abangan natin yan. So, pagdating naman sa security about sa paggawa ng transaction dito sa GCash at saka PayMaya, so si GCash ay meron ng kailangan na ng OTP kapag magsisend ng pera from GCash to GCash pero hindi pa siya available sa bank transfer and pay bills. So sa PayMaya naman na-try ko na mag-send, mag-buy ng load at saka mag-pay bills so wala siyang OTP na kailangan. Pero dito sa GCash ay mas maraming ang issues na nabibiktima ng KKB dahil
mas maraming ang gumagamit ng GCash. So mas maraming nag-a-attempt na gumawa ng mga scam modus dito sa GCash. So sa ngayon ay nagugustuhan ko yung performance ni Maya account, pero sa pagbabayad nga ng bills ay I will choose pa rin si GCash. So ayun muna for this video sa ating comparison between GCash and PayMaya. Sana ay nakatulong itong video na ito para sa inyong lahat. Thank you so much for watching. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay please click mo na po yung subscribe button and bell notification button para updated ka sa mga next videos na i-upload ko. Thank you so much. Hanggang sa next video. Bye-bye!